kakayanin ba? Kaya pa ba? Kakayanin pa ba? Kaya ba namin makipagsabayan o kakayanin bang makipagsabayan ng mga kabataang nasa malayong lugar na walang sapat na koneksyon para sa pag-aaral? Simulan natin ang panibagong kabanata na tinatahak ng kapwa namin mag-aaral. Simulan natin sa umpisa na masaya mag-aaral, masaya mong nakakausap, nakakasama, nakakulitan ng iyong mga kamag-aaral at mga kaibigan sa loob ng inyong paaralan. Pero hanggang kailan nga ba tatagal ang kasiyahang iyon? Hanggang kailan nga ba? Tila may isang pagsubok ang dumating sa buhay natin ngayon. Dumating ang isang pandemya na kung saan kinakaharap natin at tila sobrang naapektuhan ang ating bansa, lalong-lalo na ang mga estudyanteng nais ipagpatuloy ang pag-aaral. Sa ating bansa, hindi mo masasabi kung sapat ba yung pondo na meron ng ating gobyerno, pero sa tingin ko, sapat naman, ngunit tila kinukurakot ng mga matataas na nakaupo sa posisyon at tila hindi iniisip ang kapakanan ng kanilang mamamayan. Pondo. Pondo para sa kabataan. Pondo para sa kanilang pag-aaral upang matustusan ng pangangailangan. Ayos lang naman ipatupad ang online class. Pero mapapaisip ka, kaya ba? Kaya ba ng mga estudyante na magkaroon ng sapat na koneksyon sa pang-araw-araw, yung tipong may gumagastos ng 50 o 100 sa isang araw para lamang ludan ng kanilang mga wifi para may magamit sa pag-aaral? Kakayanin nga ba na makipagsabayan ng mga kapwa namin mag-aaral na nasa malayong lugar, yung walang sapat na pera upang gumastos para sa kanilang load araw-araw? Sapat ba yung perang nakalaan sa kanilang pamilya, yung tipong magbabayad pa sila ng internet connection, yung tipong nakalaan na yung pera nila sa panggastos sa pang-araw-araw sa loob ng kanilang tahanan? Madaling sabihin sa umpisa na kailangan natin ipagpatuloy yung pag-aaral. Ngunit nila hindi nila iniisip kung kaya bang maibigay yung sapat na pangangailangan ng bawat mag-aaral, bawat kabataan na nais pagpatuloy ang kanilang pag-aaral. Kaya sa mga oras na ito, tila tibayan natin ang ating mga loob, tibayan natin ang ating pananalig sa Panginoon, dahil ang pagsubok na ito ay matatapos din. Darating yung araw na hindi na natin kailangan gumastos na malaking pera upang may pagpatuloy ang pag-aaral gamit ang online class. Dahil naniniwala ako, darating yung bukas o makalawa na makakalaya din tayo sa malakadenang sitwasyon na ito at makakapasok din tayo sa loob mismo ng ating paaralan. Yung tipong pamasaet baon lang ang gagastusin natin. Kaya para sa mga kapwa kong mag-aaral, huwag kayong panghinaan ng loob dahil matatapos din itong pagsubok na kinakaharap natin. Tila palakasin natin ang ating pananalig sa magandang kinabukasan na naghihintay para sa ating lahat.